Ayun guys, welcome to my YouTube channel and salamat sa mga nagsusubscribe. At kung hindi pa kayo guys nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe na rin and hit the button bell para palagi kayong updated sa aking mga video na i-upload, mga gala moves and mga pasyalan beach. Nila naman palagi kong ini-upload dito sa video na ito. At pagka minsan nakakakita tayo ng mga historical na sasabihin natin talaga yung matagal ng panahon, yun, ini-upload natin yun para nakita din naman ng ibang mga tao yung mga ganong klase katulad ng mga pin-upload to nung nakaraan dati na tulay ng ginawa pa ng panahon ng Kastila. Ini-upload ko ng mga pancho na panahon na rin ng hapon na ini-upload ko na natutunan nga sa may tabi ng dagat. And so ngayon guys, pupunta naman natin ngayon yung ito, well, dati ko na itong alam, itong pinagbanderahan, pero hindi ako nakakapunta sa kanya at akala ko wala akong idea kung ano yung pinagbanderahan. Akala ko basta puntahan lang yun ng tao. So may natanong akong isa na nakapunta na ron. Nasabi niya, itinagtanong ako sa kanya kung bakit anong meron doon. Sabi niya, itong pinagbanderahan na ito guys, ito yung pinaka highest peak dito sa Quezon province. So nagkaroon ako ng interest na puntahan siya, na gusto ko pumunta sa kanya. At ngayon nga guys, yun ang pupuntahan natin ngayon, itong ating road trip na gagawin dito. Hindi ko alam kung ito kasing lugar na ito sa pinagbanderahan guys, narito lang ito sa may sigsag. So palagi din man tayo nakakadaan dyan, hindi ko naman napupuntahan yung lugar na yan, basta lang dumadaan lang ako dun kasi pag nagbabiyahe-biyahe ako. Hotel pa. And yun guys, samahan niyo ako sa road trip na ito and see you on the top of this mountain. Kasi bundok talaga yun guys. At sabi nila mahirap akyatin. So ayun. Pero akyat tayo guys, kahit pang-alis na rin ng cholesterol sa katawan para nakapag-pasyal na, nakapag-hiking na. And yun, medyo para din sa health sabi nga ng mga doktor. So ayun guys, see you on the top of the mountain. Ayan guys, narito na tayo dito sa pinagbanderahan, dito sa sigsag road. Ito yung sigsag road na dinadaanan natin pag pupunta tayo ng Manila to Bicol, this way yun. Tapos dito sa kanila, itong sa baba nito, ito yung pinagbanderahan nadadaanan natin. So dito pagdating dito, naka-parking na yung sasakyan ko. So lalakarin na natin, kailangan natin drive po talaga, hindi pwede yung ano, pag agarang sabi ng bundok talaga lakad yun. So ayun guys, simulan natin yung ating lalakad and para makita natin yung ano dito. First time ko din nakakayot dito. Palagi ako dumadaan dito pero ngayon lang itong nakaka-experience ako dito ng makyat dito sa bundok nito. So ayan guys, tara na. Dito pa maganda mag-exercise. No. Tanggal lang ako mo sa katawan. Ganda nga pala. Maliwanag yung picture ko na. Hindi ka pwede inip pala.
Kuya, may nakakakyat na dyan, wala ba? Dinner lang, sir. Ah, dinner lang. Kaya pala si Tutoy sabi, pangagawan sila sa tubig eh. Pagdala ka na ng maraming tubig. Ayun guys, nagsisimula na kami makayat at hindi pa kami nakakalating tulong dito, iinom na si Kapitano. Nakainom na ako. Matalik talaga pala ito. Ayun. Kung gusto nyo guys mag-exercise, yung mga mahihilig sa biking, yan, dito kayo pumunta araw-araw, siguro pag kami isang buwan, ganda na yung katawan nyo. Bundok talaga ito guys, matarik talaga yan. So susuko ka na. Suko na yata. Ako, kailangan makarating talaga. Kasama ito sa aking vlog. Hindi ko kaya. Hindi nila ako sa baba. Hindi mo kaya? Hindi. Ay. Kano lang. Bababa ka na. Kaya mo. Para ako ipangalos ng asa. Ah, sige. Ah guys, hindi kakayaan ni Kapitana. Siguro. Ako na lang magtutuloy. Sige, baba ka. Wala. Pamit lang. Ay. Pabalik po kayo. Hindi na. Hintay ko lang si sasakyan. Okay sir, dito lang. Harap lang. Ay, sige, sige. Kasi hindi po pwede kasi kumadali ng aming officer. Ay, ganun. Ah, sige. May protocol pala siya. Akin na yung susi. Tama. Hindi kaya. Hintay na lang sa dito. Sige, hindi ako alis, hindi ako alis. Ayun guys, dito bali talagang malaki yung kahoy. Ayan. Tapos makikita nyo, mayroon siyang mga tagging. Ayan guys, sa kahoy, may tagging siya. Andun nakasulat yung kanyang pangalan. And parang may picture siya kung kailan siya nilagay doon. Tapos may malalaki siyang kahoy guys, na talagang malalaki siya kasi ito guys, bundok to. Ito'y ginawa ng Quezon province na national park. So dito nga sa national park na to, andun din yung anong tawag dyan, yung pinagbanderahan nga na pupunta natin. So ayun, maganda rito guys. And kung gusto nyo magpasyal dito, yung natural at beauty ng kalikasan, makikita nyo siya dito. Itong kahoy na ito guys, kasi dati nagagawa din ako nito. Nagkukulumber kasi ako dati. Ito kahoy na ito, wisak. Isak to. Ang guys, taas nyo. Isak yan. And then, itong malaki na to guys. Yan, yung malaki na yan. Lawaan yan. Lawaan siya. Dito maririnig mo yung mga huni ng ibon yung panggabi.
Tapos yung dadaanan mo guys, talagang napaka ano. Bali hindi naman siya putik, siminto na siya, sinimintuhan niya yung pinaka-truck na dadaanan, siminto na. Tapos dadaan kasi gilid ng ganito, matataas na bato. Yung mga rock formation na yan. Diyan ka dadaan, dito gilid, papunta ron, bali hindi ko pa rin alam kung. Pero meron na tayong idea kung gano'ng kalayo. Meron na tayong idea kung gaano siya kahirap daanan. Kasi bago ka umakyat dito, may mga tour guide sila na ipapaliwanag nila sa iyo kung ano yung gagawin, yung do and don'ts na sabihin nila sa iyo. And yung mga gano'ng kahirap yung dadaanan, siguro sa una i-orient nila yung in-orient nila guys yung pupunta rito para magkaroon sila ng yung mga tourists, magkaroon sila ng idea para sakali magkaroon na naglalakad na sila, makita sila dito, eh malaman nila na alam nila yung hardship na dadaanan habang sila naglalakad dito sa papunta dun sa bundok ng hindi mo siya bundok papunta sa pinagbanderahan. So ayan guys, maganda yung nature dito, walang hangin pero malamig siya. And pag magbabiyahe dito sa kalsada, pag dun sa baba ng zigzag, pagpasok mo rito maramdaman mo talaga yung damig sa lalaki ng mga puno. Kasi malataas yung puno, malalaki. So ayun guys, at dito sa lugar na ito, talagang mayroong mga naka-duty na or forest guard. So ayun guys, diretsyon ulit kami sa aking pupuntahan. Ayun guys, narito na tayo sa pinaka-summit nitong pinagbanderahan dito sa ano, halos ito na. Konting lakad na lang, narito na tayo. Bali, hindi ko nagbiniyo yung mga na dinaanan ko sa baba dahil mahirap pa. Maliit yung daan, siminto kaso maliit sa daan. Tsaka matarik, matarik talaga. Doon sa mga gusto na mag-hiking, yun talagang ano sila. Dito guys, kayo pumunta. Napakaganda nitong lugar na ito. Ayan guys. Bali, ito yung yun. Narito na tayo guys. Ano isa na yun? Minahan? Yun. Ito na guys yung pinagbanderahan. Ito na. 1939 pala ito ginawa, no? 1939. Sa pangunguna ni Atty. Si Mendoza na dating mayor ng Atimunan. So ayun guys, pinagbanderahan pero wala siyang bandera. Hindi na siguro na ilagay. Asan? Yan, may mga tiglas sa organ. Yan o. Yan, ito yung marikboy. Pagbilaw. Ito yung pagbilaw, okay. Ito po, taas yung lusina nga ron. Yung malayo doon, yun yung lusina. Pinakabataas nyo doon, yung gaysa, no? Ayan. Hindi yung isang yun yung patayan. Ayan po. Yun. Ito patayan po. Yun. Yung isang isla na yun. Yun yung patayan. Tapos sa riyang pulo, malaki niyan. Plant. Tapos yung kabila na yun. Bale na po siya. Doon yung tulay buhangin, di ba? Opo. Yung yan, nakasayo na yan. Yan po yung... Yung parang may tulay na burawan yan. Po, burawan niya siya, kabila yan. Yan ang burawan, yung kabila na yun. Tapos itumbo na rito, doon palitan. Layo, layo naman. Yun nga. Kala ko dito parang may... Ano? Yes, sir. Kala ko dati may nakaupo sila dito. May kala ko may bubong to. Wala sir. Wala pala masisilungan dito. Ito sa sila. Meron dyan. Mali ano siya. Puno.
Ito na rin lagi yung baon. Ah, dito. Ano na pala yan? Lupa na lang. Bato. Ah, oh, mataas talaga. Abuti nga siya, ano pa. Mataas siya. Bali, ito isa sabi na buhay dito sa mga kapi. Diyan din yun. Ay, pambihirang yan. Nagaganyan ba siya? Hindi pa, talaga ito yung pisto namin. Ah, pisto. Pero yung kanya, magaslaw siya. Maya, ano, parang magyabang. Pero tara dito, kaya ko dyan. Gato. Kapitaw. Mahirap yun. So, yun lang sa baba. Saan tayo? Dito. Bakit siya dyan kasi malatadurasan. Ah, ito yung sinasabi mo. Sige, una ka. Pwede, pinapahinga dito. Minta, sumadad sa rock formation. Huwag dyan. Kung madulas din. Doon na lang tayo sa ano. Silong tayo. Si Menit. Bali yan sa rock formation. Kita rito? Yan ba? Yan ba? Ah, ito. Ah, yan ba itong yan? Bali yung kabilang bundok na yan. Bundok ko nagpala. Ganun. Sino nagmimila dito? Hindi ko lang sira lang. Sa kopya ng? Ati mo na. Ah, sa kopya ng ati mo na. Okay. Dito nga guys, halos kita mo lahat yung mga bayan ng Tayabas, Lucena, Pabilaw. And kita mo rin ba yata bayan ng Tayabas kung hindi natatakalubo ng isang bundok na yan. Hanggang Pabilaw, Paliburgos, Atimunan. Oo, Atimunan. Ito guys, yung pinakamataas na highest peak or summit dito sa Pabilaw, sa bayan ng sa Quezon Province. So, kita mo lahat dito Paliburgos at yung pinakaplanta ng Pabilaw. Makikita mo dyan sa likod ko guys. Ito, sa right side ko. Sa right side ko guys, yan yung China Sea. And then dito guys, sa kabila na yan, sa banda ng, hindi yata kita sa aking ano camera. Yan yung, ano. Hindi kita guys dito. Yan. Yung kabila guys na yun pala. Yung kabila guys na yun. Ito yung Pacific Ocean na nandiyan dyan yung bayan ng Tayabas. Ah, bayan ng Mauban. Brother. Oh, dito kasi sa bayan ng Mauban. Dyan yung China Pacific Ocean at dito nga sa harap ko. Ito yung China Sea. So kaya guys, sabi ko sa inyo, itong kasi itong piston na ito, ito yung pinakamataas nga dito. Makikita mo yung dalawang magkabilang dagat na nakapapaligiran nga